Ayun, what's up mga Kasana All TV? Isang mapagpalang araw sa lahat. So anyway, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik at nanonood sa mga videos ko at sa mga bago kong subscribers dyan. So ayun lang po, gusto ko lang din na linawin, disclaimer lang po, gusto ko lang linawin na hindi po ako recruiter, hindi po ako affiliate o kasapi o miyembro ng isang agency. Kung ano man yung agency na naisasama ko sa vlog ko, na i-endorse ko dito sa vlog. Hindi po nila ako kasapi, hindi po ako miyembro at wala rin akong komisyon o sahod sa kanila. So ginagawa ko lamang po itong vlog na to dahil gusto ko lang makapag-share ng opportunity sa mga kapwa ko Pilipino, kapwa ko OFW na nangangarap makapunta dito sa New Zealand. So from my recent videos, ang huli kong vlog po is about electricians. So sa ngayon naman, magsishare ako ng video, mag-i-screen share ako sa work, sa account ko sa workabroad.ph sa skills na teacher. Kasi may nag-request po na kung mayroon daw pong bakante na, kung mayroon daw bakante or job hirings na teachers papunta rito sa New Zealand. So sa ngayon, yun po yung i-vlog ko. Kaya samahan nyo po ulit ako, panoorin nyo yung i-screen share ko sa account ko sa workabroad.ph. Isishare ko kung ano po yung agency na pwede nyong puntahan, pwede nyong submitan ng inyong mga resume. Mas maganda puntahan nyo, mag-walk-in kayo kasi mas naniniwala ako sa walk-in kaysa sa through email lang. Kasi mas mabilis kayong mapansin pag walk-in kayo. Makukuha nyo lahat ng details, details by details makukuha nyo. Unlike na kapag nag-submit lang kayo ng resume, maghihintay lang kayo ng response ng agency. So samahan nyo ako na, ano, na i-review o tingnan natin kung ano yung legit na agency na papunta dito sa New Zealand para sa mga teachers. Kaya sa mga teachers dyan, mga kakilala ko, kamag-anak ko, kung gusto nyo makapag-trabaho dito sa New Zealand, makapunta rito. So sana subaybayan nyo tong video na to at alam kong malaking opportunity tong bagay na to. So hindi naman ako naghahangad ng mga kapalit sa kung ano man ang ginagawa ko ngayon. Ang gusto ko lang makatulong kasi dumating din sa point na maraming tumulong sa akin nung nandyan pa ako sa Pilipinas. So apply lang ako ng apply hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon na makapunta rito. Pero bago nyo anuhin yung ano, yung bagay na yan, syempre, kasamahan nyo ng dasal. Libre lang po yung dasal. Wala pong bayad yan, pero meron pong sukle. So ayun lang, mag-proceed na tayo dun sa screen share ko sa account ko sa workabroad.ph. So ayun, uulitin ko lang po, disclaimer po, hindi po ako recruiter at hindi rin po ako member o kasapi ng mga agency. So ginagawa ko lang to para makapag-share din ako ng opportunity, makapagbigay ng opportunity para sa iba na nangangarap na makapunta at makapag-trabaho dito sa New Zealand. At sana, lagi nating tatandaan na there is no secrets to success. So it is the result of preparations, hard working, and learn from failures. So yun lamang po, ano pa nga ba, yun lang. So mabuhay, maraming salamat at mabuhay tayo lahat. Sana All TV, pakisubscribe na lang po. Salamat. So here we are mga Kasana All TV. So login lang muna tayo dito sa account natin sa workabroad.ph. So, I suggest na gumawa rin kayo ng account ninyo sa workabroad.ph kasi napakalaking bagay din ito. So, time check muna tayo. March 7, 2023. So, happy birthday nga pala sa kapatid kong si Mark Angelo Caboneras Nobleza ng Tibag, Pulilan, Bulacan. So, happy birthday Mac, long live. So, anyway, proceed na po tayo. Ito po yung account ko sa workabroad.ph. So, fully verified po siya. Then, dun tayo, diretso ulit tayo sa search tayo. Search natin yung by country, jobs by country. So, ang target natin ngayon dito is teacher, bound to New Zealand. So, hanapin natin yung New Zealand. Scroll lang natin siya. Sorry. New Zealand. So, meron na siyang 68 job vacancies ngayon. So, parang may nadagdag. So, i-click natin siya. So, ayun, hanap tayo ng teacher dito. Kasi for sure meron tong teacher dito eh. Sa pag-review ko last time meron. So, ayan po yung mga available jobs bound for New Zealand. Teacher. Ayun.
Napakaswerte. Preschool teacher. Preschool teacher po, bound to New Zealand. Meron po siyang 50 vacancies. Siyempre, kailangan nyo po, minimum experience niya is 5 years. Ang agency po ay First Dynamic Personnel Resources Incorporation. So, i-click natin yung agency. Ngayon, ito po yung agency na nag-hire ng nurse bound to New Zealand. First Dynamic Personnel Resources Incorporation. So, ito po yung POEA license niya. Then, tingnan natin yung ano niya, details ng... Ayun! May contact details sila. So, ito po yung contact details ng agency. 3416-1848. Then, ito po yung address niya. 3F JLC Building, number 8N Ramirez Street, Don Manuel, Quezon City. Quezon City, Metro Manila, Philippines. So, nasa Quezon City lang po ang agency niya. So, sa mga gustong mag-apply ng... teacher papunta rito sa New Zealand, ito po yung contact details ng agency na First Dynamic. So, ulitin ko po, 3416-1848. Then yung address po niya is 3F JLC Building, number 8N Ramirez Street, Don Manuel, Quezon City, Quezon City, Metro Manila, Philippines. So ngayon, popokus tayo dun sa ano niya, sa job description niya. So, balik po tayo. Balik tayo ng isa. Back muna natin. Sorry, mabagal kasi yung net ko. So, ito po siya. Preschool teacher. Click lang po natin yan. Para makita natin yung details and job description niya. So, ito po. Preschool teacher ng under First Dynamic Personnel Resources Incorporation. Ang destination po niya dito is Wellington City, Wellington Region, New Zealand. So, excuse me. Alhamdulillah. Anyway, no salary po. Wala pong naka-indicate na salary dito. Siguro, depende na lang sa employer nyo yan, sa interview sa'yo. Kaya sila na pong bahala. Kayo na pong bahala kung ano, kung gusto nyo mag-proceed. Pero, okay lang naman kahit walang naka-indicate na salary kasi dinidiscuss naman yan ng, during interview. So, ito po yung vacancies niya. 50 vacancies po siya. So, apply until March 30. So, ayun, sa mga teachers dyan na gustong mag-New Zealand, hanggang March 30 lang po yung application na date niya. Hanggang March 30 lang po siya. So, ito po yung job description. So, kayo na lang po siguro magbasa kasi maiksi lang yan. Sige na nga. Guide children to develop their artistic and practical capabilities through a carefully constructed curriculum. Identify shapes. So, wow, preschool pala to. Ah, preschool. Preschool siya, mga kabayan, mga kasana all TV. Preschool teacher yung ina-hire nila. So, kayang-kaya nyo yan, yung mga secondary teacher dyan. Elementary teacher, baka chance nyo na to. So, ito po yung qualifications niya. So, dapat minimum po ng 5 years of work experience is required. So, siguro naman, kung teacher ka na dyan sa Pilipinas na nagtuturo ka na gusto mong mag-New Zealand, siguro naman may 5 years ka na sa Pilipinas na nagtuturo. Then, candidate must be a bachelor or college degree holder in education, teaching, training, or similar fields. Excellent understanding of the principle of child development and preschool educational methods. Cool, tempered, friendly, and reliable. So, ayun po siya. Ito pa yung pinakaganda mga kasana all TV. Umpisa natin sa employer. Ang employer po niya is WC. Ang address is New Zealand. Ito po yung pinakamasaya dito sa lahat. Ito pong job na ito ay no placement fee. So, ibig sabihin, wala kayong babayaran. Kagaya sa akin, nakapunta ko rito ng no placement fee. So, siguro ang gagastusin nyo lang dito is medical, yung mga documents nyo na kailangan nyong i-process, asikasuhin, yun lang siguro. Pero, I suggest na dapat driver's license ka ng Pilipinas kasi mas madali yun, mas maganda yun kasi number one required kasi yun eh, although hindi nakalagay siya dito pero mas maganda meron ka na rin kasi kung malayo ka sa pagtuturuan mo eh valid kasi yung driver's license natin, ng Philippine driver's license valid dito for 1 year bago ka mag apply ng New Zealand license, pwede mo siyang gamitin sa loob ng 1 taon. So anyway, masaya ako kasi no placement fee, hindi po kagaya nung nai-vlog ko na electricians, may placement fee po siya na almost 1 month salary. So ito, chance nyo na to mga kasana all TV sa mga kababayan ko dyan, mga kapwa ko Pinoy, OFW man o hindi.
na gustong makapag New Zealand na mga teachers, chance na po natin ito. So grab nyo lang po, ito po ulit yung address niya. 3F JLC Building number 8 Ramirez Street, Don Manuel, Quezon City, Metro Manila, Philippines. Ito po yung company profile niya. Ilalagay ko po ito lahat sa description. So ayun, uulitin ko lamang po para sa mga kababayan kong gusto mag New Zealand na mga teachers, ito na po yung chance nyo. Ito po yung agency, First Dynamic Personnel Resources. Wala po siyang placement fee. Zero. As in, ang gagastosin nyo lang dito mataas na siguro yung 30. Depende sa mga documents na needed nyo. So, mas maganda yung agency na to. Kasi wala siyang placement fee. And aside from that, makakapag-prepare kayo. Kasi hindi naman masyadong, malaking alang yung medical. It's almost 15K kasi St. Luke's yan. So, ito, shout out ko na lang si Ate Han ng Tukuran, Zamboanga del Sur, na gusto mag New Zealand ng sister niya, which is teacher dyan sa Pilipinas. So Ate Han, kung napapanood mo man to, ay subscribe mo na po yung channel ko muna. Anyway, joke lang. So subscribe na rin ng sister mo. Pero ito na yung chance na hinahanap niya, preschool teacher. So ayun, dapat meron siyang 5 years experience. So, ayun lamang po. Maraming salamat mga Yusana All TV. Abangan nyo ulit ako sa mga susunod kong vlog kung ano yung mga skills na kailangan dito sa New Zealand. So, uulitin ko po, there is no secret to success. Lahat po yan ay, ano nga ba yun? Sabi ko kanina. Basta yun na yun. So, basta lagi nyo tatandaan na God's first. Unahin nyo si God kasi God knows everything. Siya lang po nakakaalam ng kapalaran natin dito sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas, dito sa New Zealand at dito sa mundo. Siya lamang po ang may alam kung ano yung kinabukasan para sa atin, yung magandang kinabukasan at kapalaran. So anyway, babalik na po ako doon sa aking account. So tatapusin ko na to dito mga Yusana All TV. Muli ay maraming salamat sa mga patuloy na nanonood ng mga videos ko, ng mga vlogs ko. Maraming salamat sa mga subscribers, sa mga bagong subscribers. At mabuhay po ang mga OFW. Mabuhay tayong mga Pilipino at mabuhay ang mga bagong bayani ng Pilipinas. So shout out po sa lahat, shout out sa lahat ng mga Yusana All TV. Shout out sa inyo, mabuhay. God bless all.